Welcome back to my channel. How are you guys? Sorry, medyo busy ako ngayon kasi gawa ng aming our hasap is approaching. So, kaya hindi ako masyadong nakakapag-vlog. But still, ngayon itatry ko. Gagawa tayo ngayon ng pork kare-kare, yung aking specialty. Paborito to ako ng mga friends and aking mga families. So, gagawin natin to ngayon at ipakita ko sa inyo kung gaano siya ka-easy. Okay? So, see ya! Ito guys yung ating ingredients. Bali, syempre kailangan natin ng oil. Kailangan natin ng pork cubes. Kailangan natin ng papasitas. Ng ating mamasitas na atswete, anata seed. And of course, dapat meron tayong peanut butter. Mas masarap sana siya ko yung crunchy. Pero dahil wala ako noon, ito muna yung gagamitin ko. And of course, the garlic. And sinasaute ko na ang aking onion. And of course, ang aking baboy, nalilinisan ko siya kasi pinakuluan ko muna siya. At gaya ng sinabi ko, ayaw ko ng mga lamang loob sa kare-kare. So, ngayon, nilinisan ko muna siya para malinis siya, okay? So, magigisa na tayo. So, nilinisan ko muna siya, guys. Pag, halimbawa, kahit anong luto ko sa baboy, talagang nilinis ko siya kasi alam niyo, alam, frozen kasi yung mga ano dito, hindi naman ito fresh. So, kaya, importante na talaga na nililinis mo siya kasi para alam mo na yun. Yan, o, diba? Malinis na siya. Pero kung hindi mo tatanggalin ito na mga ganyan o kakainin mo siya ng ganyan, diba? So, nililinisin natin ito para pag kinain, mas malinis. Okay? Hindi naman labot na ng baboy ko. Linis muna tayo, okay? So, ito guys yung aking natanggal dun sa pork. So, diba, hindi siya ganun kainis. So, sa tuwing magluluto kayo niyan, dapat ganyan yung gagawin nyo. Pakuluan nyo at linisin nyo. Kalimutan ko pala, syempre meron tayong pechay at saka meron tayong sitaw. Diba, green na green. So, yan. At ngayon, nagigisa na ako ng sibuyas. Ngayon, nalinis natin na. O, diba? Ayan na, nagsisibuyas na tayo, guys. So, ayan. Nalagay ko na rin yung bawang natin. At saka pakulo ako ng beef broth cubes para siya yung sasabaw mo dito. Okay. So, ngayon nilalagay na natin itong ating beef. Dami na. Kasi lulutuin pa natin yung gulay dyan. Yung iba ini-steam nila, ako ayaw ko ini-steam kasi gusto ko nalalasahan sa gulay, di ba? Mas masarap kasi siya kung niluluto mo siya kasabay nung kare-kare mo para lasang-lasa mo yung lasap na lasap mo yung sarap. Ganun yun. So, hintayin lang natin siyang kumulo, guys, kasi para malagyan natin yung ating peanut butter, yung ating anata seed, yung ating mga ingredients, saka natin ilalagay yung gulay. Ganyan lang ako kadaling magluto ng kare-kare, kaya ngayon na pinakita ko to sa inyo, siguro naman alam niyo na yung gagawin niyo. Especially kay Francis, kasi paborito-paborito nito. Shout out kay Francis. O, magluto ka na nito, Chibi Pie, okay? And saka kalakuya Joel, kay Deo, kay Frank, kay Novi, shout out sa inyo. Umuwi na sila ng mga Pilipinas. Ay, umuwi na kasi sila ng Pilipinas, guys, kaya namimiss ko yung mga karomate ko. Guys, dito sa anata seed, kumuha lang ako ng isang kutsara. Tapos, nakikita nyo ito, di ba kumukulo na siya? Kumuha kayo dito. Tapos, dito mo siya haluin. Dapat kasi mainit eh. Okay. Tapos, saka haluin mo lang siya. Ayan, di ba nahalo mo na siya. Ngayon, ilalagay mo na siya dito sa orange na siya. Akala nyo ganyan ang kulay niyan. Hindi, guys. Pag nilagay nyo to, itong peanut butter, magiging ganyan ang kulay niyan. Okay? So, just wait and see. Lagyan na natin ang ating peanut butter. So, ayan. Huwag kayong mag-alala, guys, kasi matutunaw naman yan. Okay? Pero, syempre, haluin nyo pa rin siya.
kailangan niya pa rin siya tulungin. Aray na pasuag ko. Diba? Ganyan lang yan. So, diba nag-ano na yung kulay niya. Tapos haluhaluin mo lang siya. At saka huwag kayong mag-alala kasi akala niyo malapnaw siya. Lalapot dyan gawa ng peanut butter. Okay? So guys, ayan na yung ating kare-kare. Bali, ayan na yung nangyari dyan. Kasi natunaw na nga yung peanut butter at syempre yung ating anato seed. So ayan. Malapot na rin siya. Ngayon, ilalagay natin yung ating sitaw kasi medyo matagal na siya maluto kasi matigas. Tapos, pwede nyo na siyang timplahan. Huwag nyo masyadong alatan kasi diba ang sausawan niyan is alamang. So, kung aalatan nyo, mag-aalamang pa kayo, magkakasakit na kayo sa bato. Okay? Paalala lang. Ayan, ilagay na natin ang sitaw, mga kameses. At ang susunod nating ilalagay pag naluto na ang sitaw is ang ating hechay. Tsaka natin ilalagay ang baboy kasi syempre yung baboy sobrang lambot. So, ganyan ako magluto ng kare-kare. At pagkatapos noon ay tapos na. Ganyan lang po kasimple ang kare-kare alasol, mga kameses. Okay? Ilalagay na po natin ang ating sitaw. Ang ating pechay. Kung napapansin nyo, ay masyadong marami ang ating gulay. Alam nyo naman, meses, vegetarian ang inyong lingkod. Kaya nga, kung napapansin nyo, medyo malusog ang ating pangatawan. Hindi rin ako vegetarian, kaya lang, diba, hindi naman ako masyadong kumakain ng baboy. So, ayan. Kung naririnig nyo, ay tumitibso kung ang pulo ng ating car-car. Ayan na. Maglalaway na naman si Francis. Okay na. Ganyan lang po kasimple. Siyempre, ilalagay na natin yung ating baboy. At okay na siya. Luto na siya. Diba? Ganyan lang kasimple. Guys, dun sa mga nagtatanong kung paano ko niluluto yung kare-kare ko, ganyan lang po yun. Okay? Sinimplehan ko lang para madali lang para sa inyo. At aka na pong itinubog ang baboy. Alam ko sasabihin ninyo, eh, paano yun? Hindi lalasa yung baboy. Lalasa po iyan. Ano ba't hindi? Iyan po'y lalasa. So, kung gusto nyo na pong tikman, ay po, ay pwede nang umipunta dito. Hindi ko po yan ilagyan ng talong. Actually, dapat may talong yan. Kaya lang ayaw ko kasi parang magtutubig kasi yung talong eh. So, ayan po ang aking kare-kare alasol. Sana po ay magustuhan nyo at sana ay may matutunan kayo at sana po ay kopyahin nyo yung aking recipe at i-share nyo na lang po para po marami pong makaalam ng recipe ni alasol at maraming salamat. Hi guys! I'm back! And natapos na yung ating kare-kare alasol. So, sana nagustuhan nyo. Bali, actually sa kare-kare kasi iba-ibang version yun eh. Pero yun yung version ko and so far sa experience ko naman is marami namang nakaka-appreciate nung luto ko ng kare-kare. So, gusto ko lang i-share siya para ma-apply nyo rin siya. Meron gumagawa kasi ng kare-kare na yung crispy kare-kare. Gumagawa rin ako noon kaya lang mas nasanay kasi ako dito. So, it's up to you kung ano yung version yung gagawin nyo. So, bali, yun lang yung lagi kong niluluto na lagi naman nagugustuhan ng mga bisita ko at ng mga kaibigan ko. So, yun lang. Sana nagustuhan nyo yung aking vlog today. And sorry kung hindi ako masyado nakakapag-vlog nowadays kasi medyo busy talaga kami sa store kasi meron kaming inventory, parang stock take yun ang buong store. And meron kaming hasap, upcoming hasap on Wednesday. So, wish us luck. Sana makapasa kami para makuha namin yung certificate. And yun lang po, and sa mga hindi pa nakasubscribe, please alam nyo na yung gagawin nyo, i-like and share nyo lang, and i-subscribe nyo. Bago sana kayo mag-subscribe, manood muna kayo ng mga 1 to 2 minutes bago kayo mag-subscribe, okay? Yun lang, and thank you so much! Have a nice evening! Bye!